Magandang araw po sa lahat. So ngayon po, ngayong videos ko ay tuturo ko po sa inyo o mapakita ko sa inyo kung paano magparami ng stargazer through the bulb, sa skin ng bulb. So ito po yung aking stargazer dati, yung nakita niyo sa mga past videos ko, yung maraming bulaklak. Nakita ko rin itong panakot na name, tapos pinakita ko rin yung namulaklak na siya. So ito po ay stargazer, or dito po sa New Zealand ay natawag niya oriental lilies. So mayroon po ako dito mga walo siyam na kulay sa pagkakaalam ko. So ang stargazer po ay may bulb siya. May bulb po ang stargazer. So pag winter po siya, they go dormancy. Namamatay ang kanyang puno, pero ang bulb niya is buhay pa. So yun po ang dormancy. Kumbaga sa mga hayop o sa mga polar bear, they go hibernation. Ganoon rin po sa ito sa mga bulb na halaman, no. They go dormancy ang tawag nila doon. The best na pagpilit nito, pagkuha ng bulb ng ating stargazer ay yung ganito na, no, yung parang patay ng puno niya. Kasi hindi maganda yung bunutin natin ito, kasi ito kumukuha pa ito ng nutrients, or kumukuha pa siya ng pagkain mula sa araw pupunta doon sa kanyang bulb. Kasi ngayon ay autumn pa lang ngayon, eh. So malayo pang winter. So sayang naman kung ganito tulad. Alam po natin sa Pilipinas, napakamahal po ng stargazer, no, lalo na pag nakalagay sa bukay, no. Napakamahal na ito. Tapos ang may nakikita po sa Pilipinas, pag binebenta po ito, na umaabot siya ng mga around if I'm not mistaken, no, mga 250 to 350 pesos ang isang puno na nasa isang paso. So napakamahal niya. So minsan po ang paso na 'yon ay wala po siyang bulb sa ilalim. So ito po kasi, pwede mo itong putulin, mapapakita ko sa inyo, no, na pwede siya mabuhay kahit wala siyang bulb. So nakakuha na po ako ng papakita sa inyo kung paano nakakuha na ako ng puno. So tara. So ito na yung aking napili. Ito yung napili kong napili ko ito. So ito, kinuha ko ito ng malaki. Ito pinakamagandang sample, kasi malaki siya, malaking bulb. Kukuha ka ng pang propagate, piliin nyo na yung pinakamalaking bulb, kasi mas malaking bulb, mas marami scale kayo na makukuha. So nakuha ako dito ng mga 8 sa isang bulb na to. So 8, pwede pa sana itong isa ito, pero pwede na yung 8 na yon. So ganito siya. Yan. Ito ang bulb ng stargazer. Ganito po siya, no. Ito yung puno niya. Yan siya, no. Yan. Yan ko siya kinuha. So kung itong bulb na to is bagong sibol po, mga ganyan palang kataas, no. Mga ganyan siguro kataas. Mga 2 dangkal. Pag bagong sibol siya, pwede nyo siyang snap. Pwede nyo siyang snap na ganyan, no. Pwede nyo siyang snap. Mat marami siyang ugat dito. Tapos yung ito, pwede niya siyang itanim sa direct sa paso. So pwede niya siyang mabuhay, sumumulaklak pa siya. At the same time, meron ba kayong naka-separate na bulb, no? Pwede niya itanim sa kabila. So pwede ganoon, kasi na-try ko 'yon, gumana siya. So dahil ito na 'yung bulb na, ito na 'yung mga skill natin, no. Dito. So ang gawin natin is, yun, kumuha na po tayo, parang gaganyan lang, i-snap nyo lang siya, gano'n, no. Ito yung scale niya. So i-snap nyo lang siya, yun, no. Snap na siya gano'n. Tapos, yun na. Tapos, kuha tayo ng ating potting mix. Pwede po kayong bumili, or kumuha na sa rin yung potting mix. Pero ako, binibili ko yung potting mix ko kasi ang hirap gumawa, no. Lagay niyo na po siya dito.
i-cover nyo siya, takpan nyo lang siya ng siguro mga, ang lalim niya ay mga 1 inch siguro, no? Tapos matakpan lang siya. Matakpan nyo lang siya. Baon natin ng mga 1 inch ang lalim. Tapos cover lang natin. So, kung basa pa, ay kung dry pa yung lupa na nilagay nyo or media nyo, kailangan nyong iligan yun para mag-moist siya. Remember, sa propagation po, kailangan laging moist yung ating media. Kasi ito po ay moist na kasi niligay ko na ito kayo ng umaga, no? Nabasa ko na ito. So, lagi po natin natandaan pagpropagate is kailangan wala pong direct sunlight para mabilis siya tumubo. So, walang direct sunlight, tapos always keep moist. So ito, takpan ko siya para maging moist siya lagi. Scale dun sa loob, matutuyo rin siya. So, ayaw natin mangyari yun. So, remember, no direct sunlight lagi, no? So, kailangan itago natin sa ating garahe or sa ating greenhouse na walang direct sunlight. So, yan po, no? Ganon. Tapos, so, mga after 2 to 3 months, ganito na po siya, no? Yan. Kung nakikita nyo, yan, no? Kung nakikita nyo, yun, no? Yan, may tumubo na siya sa ating scale. So, ito po ay 2 to 3 months. So, after mga 5 months, ito na po siya kalaki. So, gaytong size, or smaller pa dito, kuha ko ng mas maliit dyan. Ito po, yan. Mas maliit ito. Ikukumpara mo yan. Gito po ang mga size na pwede nyo nang ilagay sa paso, no? Gitong mga size na ito. Pwede natin po ito atin ilagay sa paso. Tapos after mga isang taon, ito na po siya kalaki. Ganyan siya kalaki, no? Pero ito po, pag nabuhay na ito, mamumulaklak na ito. So ang stargazer po ay dahil nagdodormancy siya, pwede nyo siyang bunutin kung malamig sa lugar nyo. Pag winter, bunutin nyo siya, tapos ito, itago nyo to. Ilagay nyo dun sa isang lugar na, ilagay nyo to sa may lupa na moist lang siya, pero kasi pag winter, maulan, no? Either mabubulok siya or mabubuhay. So akin doon, dito sa Northland, hindi naman po siya dito masyadong malamig or sobrang lamig. So, hayaan nyo lang siya sa lupa. Hayaan ko lang siya sa lupa. Hindi man siya nabubulok. So, ganyan, no? So, or, isa pa, paparaan, kung ayaw nyo naman yung, kasi matagalan talaga, no? 6 months, matrabaho din, no? 6 months, 5 to 6 months na bago ka makapag-transfer, no? Ito, may isa paparaan is it. Kung hayaan nyo lang siya, ganito po siya, no? Yan. Hayaan nyo lang siya. May mabubuhay dyan. Dito. Sa puno niya may mabubuhay. You know? Kita nyo. Okay. Yan, no? Yan. Makita nyo naman, kinuha ko sa loob lang, no? Nabuhay po siya. Yan. So, yan. Pwede mo natin i-transplant. Or minsan, tumutubo po yan dito. So, kaya, hayaan nyo lang siyang maging brown ito or mamatay yung puno niya. Pero yung bulb niya, hindi. Hindi naman mamatay ang bulb, yung puno lang. Kasi minsan, tumutubo siya, maraming tumutubo po yan dito, no? So, isa rin yun, no? Maganda rin yun. Hayaan nyo lang siya. So, ito po, yan. So, ganun lang po ang, magparami ng ating stargazer. Doon po sa hindi pa nakakaalam, no? Ganun lang magparami. So it's a waiting game po talaga, no? Medyo matagal lang. Pero worth it naman. Kasi alam natin napakamahal po na ito, no?
napakamahal ng Stargazer sa atin. So maraming salamat po. Till next time, till next video po. Thank you for watching.